Ngayon naman po ay pakinggan natin ang ating valedictorian na si Nico Martinez. Good afternoon. Marami po akong gustong pasalamatan sa araw na to. Unang-una sa mga teachers. Thank you po kasi kahit tapos na yung klase, kinukulit ko pa rin kayo na turuan ako. Hindi po kayo nag-stop sa pagiging teacher ko. So maraming salamat po sa inyo na. At sa aking mga klase, baka akala nyo hindi ko alam na tinatawag nyo ang KJ dahil hindi ko kayo pinapakopya ng test paper natin. Maraming salamat kasi kahit na ganun, tinuring nyo pa rin akong bilang isang tunay na kaibigan. Kaya maraming salamat sa inyo. Pinakahuli sa lahat, kay Ate Aileen, Ate, maraming salamat sa lahat. Our parents died when I was still in grade 6. Simula nun, si Ate Aileen na lang ang tumulong sa akin at nag-alaga. At lahat ng award na to, lahat ng award na natanggap ko dahil sa kanya, itong mga medal na nakasabit sa akin ngayon, dahil sa iyo to, Ate. Maraming salamat sa lahat. Maraming uri ng magkakapatid. May kapatid dahil sa dugo, at may magkapatid dahil sa pagkakaibigan. At lahat ng ito ay pinagtitibay ng pagmamahal. Pagmamahal na maaaring sumubok sa iyong pagkatao. Ngayong gabi, ako si Aileen. Ate ko po! Ma'am, kung makikita niyo, oo, prime lot tong ibibigay namin, prime property ho, para sa inyo lang. But 4 million is a lot of money, Aileen. I agree po. Kaya lang, 25,000 lang naman po ang i-shell out yung pera for the reservation. Tapos, pagkatapos ho nun, meron pa ho kaming 10% by the end of this month, promo ho. And after that? After the 25,000 na reservation fee, pwede niyo kong gawin yung mga ginagawa ho ng iba namin mga clients and investors. Sa totoo ho, talagang marami ho kayong options. Pwede ho ninyong iparent para naman it can pay for itself. Or at the same time, pwede niyo rin ho gawin yung ginagawa ng iba, yung bang bibilhin nila tapos they will resell. In a few months time, yung konting pera na ininvest niyo, sobrang laki naman ho ang ibabalik sa inyo. Pero ano ho, mag-isip muna ho kayo. Magaling ang sales pitch mo, Iha. Very well. I'll make that reservation tomorrow. Talaga mo? Yeah. Oh, okay. Sige po. So I'll go ahead. Thank I'll you see you so tomorrow. Much. Yes po, okay, ma'am. Sige. Ay, I'll bring you out. Okay. Sige po. Sige. Good night po. Have a good evening. Thank you. Sige po. Ay, Ate. Pero, good news ba? Ikaw muna. May good news ka ba sa akin? Hindi good news eh. Very good news. Yung course na kinuha ko, pasok dun sa scholarship. So, malapit na akong maging civil engineer, gaya ni Daddy. Talaga? At hindi lang ngayon. Pag-graduate ko, syempre, pwede ka na mag-focus sa love life mo. Loko ka! Oh, bakit? Oh, sige, sige. Sige, nagbago na pala isip ko. Baka mamaya, loko-loko lang yung lalaki yun. Magulpi ko pa yun. Makikita mo ba to? Oo nga, laki. Wala pang workout yan, ha? Talaga? Hmm. Alam mo, proud ako sa'yo. Thank you. Alam ko naman yun, eh. Ako pa, magaling ako. Ano? Libre kita sa mabos kumain. Tara? Sige, madali na yun. Tara. Hindi ka na. Thank you.
ha? Anong ginagawa mo dito? Ako si Migs. Nico? Ref? Marte. Migs, si Ate Aileen. Kaya siya yung kasama ko sa school project. Hello. Nix. Tama ka nga. Maganda nga ate mo. Ano mo kasi ate, ito si Nico. Wala nang ibang bukong bibig kundi si ate. Yeah, at last, nakilala na rin kita. Ate Aileen. Nix, pahinga na muna tayo. Sakit na ng kamay ko, pati mata ko, naduduling na ako. Ikaw bahala. Ayos. Ano? PlayStation, NBA Live ulit, bawi ka. Kaya pala gusto magpahinga. Gusto lang maglaro. Bakit? Kanina pa natin ito ginagawa. Akala ko ba masakit yung kamay mo? But, so, pahinga naman yun. Hoy. Saka na yung laro na yan, ha? Mag-aral na muna kayo. Tapusin nyo na muna yan. Kasi, mabuti pa. Mag-merienda muna kayo. Tapos, mamaya na yung PlayStation. 1 week nyo na ginagawa yung project nyo. Tapusin nyo na yan. Thank you, Ate Aileen. Mukhang masarap yan, ha? Kung maka-ate ka, pinanindigan mo na, ha? Sa bahay kasi, puro lalaki kami. Tsaka, matagal nang wala si Mami. Okay lang naman, di ba, Ate Aileen? Kahit naman umangal ako, di ba, ate pa lang tatawag mo sa akin. Oh, ayos! Ibang klase talaga yung ate mo. Maasikaso na, mabait at super ganda. Tataka ako, ba't wala pang boyfriend eh? Ay, yung kuya ko. Kaka-break lang dun sa girlfriend niya. Pakilala na natin. Para maging ate ko na talaga siya, di ba? Raulo ka, tatandang dalaga yan. Ako mag-aalaga dyan. Kung makapagsalita kayo, parang wala ako sa harapan ninyo. Joke lang. Miss tayo. Sige. Kaya lang ng kain, ha? Thank you. Sarap. Nico, mukhang napapadalas yung mig sa bahay natin, ha? Baka mamaya, bad influence sa'yo yan. Hindi, te. Sa katunayan nga, ako ang good influence sa kanya. Mm-hmm. Dati, mahilig gumimik-gimik yun. Pero ngayon, dahil kakasama sa akin, muntik pang makasama dun sa Dean's List. Talaga, ha? Mm-hmm. Tama yan. Mag-aral muna kayo. Ang inaalala ko lang kasi, alam mo, uso yung mga frat-frat na yan, eh. Nako, baka sumali kayo dyan, ha? Hindi naman siguro, te. Ate, hmm. Pupunta pala kami ng vegan next week. Vegan? Kami, eh. Sino na naman kasama mo? Si Migs? Hindi, ano yun? Bagong project sa school, so ibang grupo, hindi kasala si Migs doon. Ganun ba? Tsaka, 1 week kami doon. 1 week? Nico, birthday ko na next week eh. Ate, huwag kang mag-alala. Aabot ako sa birthday mo, promise. Promise? Mm. Promise. Ulitin mo nga. Promise. Ate. Babalik ako sa birthday mo kahit ang pangit ng digicam mo. Ano ba yan? Promoted ka na. Hindi mo papalitan yan. Parang wala kang pera. Hayaan mo. Ano ba? Sa birthday mo, papalitan ko yung digicam mo. Promise din yun. Promise. So, dalawa na promise ko sa'yo. Hmm? Alam mo, hindi naman importante na mapalitan yung digicam ko, no? Ang importante sa akin, dumating ka sa birthday ko at magkasama tayo palagi. Okay? O, tara na. Tara. Happy birthday, Nay! Bye-bye! Bye-bye, Tay! Bye! Siguraduhin mo, ha? Oo naman, promise nga, eh. Promise.
ang sabi ng ibang mga kaklase mo. Biktima daw ng hazing si Nico. Ikaw, Migs. Alam mo kung anong fraternity ang pinasukan ng kapatid ko? Hindi ko alam, ate. Wala naman nasasabi sa akin si Nico. Bakit kailangan niya sumali ng fraternity? Ano bang meron doon? Ate, yung concept ng fraternities, kasi brotherhood. Baka naman naghahanap lang si Nico ng brother figure. Kanjan ka naman, di ba? Di ba kapatid naman ang turing niya sa'yo? Hindi pa rin ba sapat yun? Alam mo, Mix? Mula nang mamatay ang mga magulang namin, isinantabi ko ang puso ko. Ang sabi ko, aalagaan ko si Nico. Kasi kaming dalawa na lang yan. Alam mo bang, si Nico ang buhay ko. Tingnan, wala na ang kapatid ko. Wala na si Nico. Mix, wala na yung kapatid ko. Wala na si Nico. Mix, sa'yo to. Ate, ayaw ba magpahinga muna? Kailangan ko makahanap ng evidence na ipapakita sa pulis. Kung hindi, walang mangyayari sa kaso ni Nico. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Hindi ka pa kumakain. Mix? Pangako ko, Nico. Pagbabayaran ko gumawa sa'yo nito. Pinapangako. May balita na mo ba tungkol sa pagkamatay ng kapatid ko? Hanggang sa ngayon eh, wala pa ako kami makuha ang lead tungkol sa pagkamatay niyo, Miss Martinez. Ilang araw na ho kasing nakalipas eh. Hanggang kailan ho ba ako mag-aantay? Para lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Nico. Masakit man isipin, pero ganyan ho talaga pagdating sa mga frater-related cases. Mabagal ang pag-usad. Pati na yung fraternity na sinamahan ng kapatid nyo, eh hanggang ngayon eh, hindi pa namin natutukoy. Ginagawa nyo ho ba yung trabaho ninyo? May sarili pong mundo ang mga fraternities. Hanggat hindi natin napapasok ang mundong yun,
Eh, hindi ko natin malulutas ang kaso ng kapatid niyo. Ate, mabuti pa. Umalis lang tayo. Sige ho, salamat. Salamat din po. Mix, maraming salamat at sinamahan mo ako dito sa police station. Wala yun, ate. Gusto mo, punta muna tayo sa mall. Kasi diba, ito yung araw na nag-grocery kayo ni... Hindi na napapagod na ako eh. Uwi na lang ako. Ah, sige. Tara, ate, hatid na kita. Salamat, Mix. Migs! Ate Eileen! Halika, pasok ka! Ate, ito. Bumili ako pagkain. Baka nagugutom ka. Naku, nag-abala ka na naman. Okay ka lang, ate? Ha? Oo. Halika. Kumain ka. Samahan mo ako, ha? Abala ka na naman. Nakakahiya naman sa'yo. Wala yun, ate. Mukhang nag-shopping ka ngayon, ha? Ah, oo. Sale kasi. Nakita ko na bagay na bagay kay... Alam mo? Ang dami kong pinili, oh. Ang gaganda. Mamaya ay sukat mo. Sa'yo na lang yan. Total, palagi ka naman nandito eh. Salamat, ate. Mabuti kang tao, Migs. Hindi nagkamali si Nico sa pagpili sa'yo bilang kaibigan niya. Nararamdaman ko kahit wala siya dito. Ikaw ang pumalit sa kanya. Para ituloy ko, kapatid. Salamat, ha? Wah! Pasensya ka na. Kain ka na muna. Ka na. Oh, talaga? Ay, sumapa. Spoil mo naman ako, eh. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Pasensya na po ha sa abala, pero alam mo ba ninyo kung saan yung mga miyembro ng Delta Gamma? Ma'am, doon na lang po kayo magtanong, ma'am. Doon? Apo. Salamat. Excuse me. Pwede ba magtanong? I'm Brian. Wala akong girlfriend ko, yung gusto mo itanong. Ako si Eileen Martinez. Kapatid ako ni Nico Martinez. Yung biktima ng hazing. Sorry. Condolence. May nakapagsabi kasi sa akin na nakita daw nila si Nico na minsan kasama ninyo. Oo. Dati kasi nirecruit namin siya dito eh. Eh, kaya lang, matigas yung utol mo eh. Ayos sumalik eh, hindi na namin pinilit. Naalala niyo yan, si Nico? Oo! Oh. Oh.
Sayang, magaling pa naman niya si Nico. Magiging asset sana siya ng Delta Gamma eh. Kaso hindi namin alam kung saan siya sumali. Bakit di mo subukang magtanong doon sa mga nagkukunwa kung wari ang mga frat dito sa campus? Baka doon sumali kapatid mo. Though I doubt na may aamin sa kanila. Basta kami dito sa Delta Gamma, wala kaming tinatago. Sige, salamat. Pasensya na kayo. Ramis. Ate. Babalik ako sa birthday. Babalik ako sa birthday mo kahit ang pangit ng digigam mo. Sa birthday mo, papalitan ko yung digigam mo. Promise din yun. Sa dalawa na promise ko sa'yo. Eileen, happy birthday. Salamat. Ito nga pala, mga libro ni Nico. Pasensya na, ngayon ko lang na sole. Kumain ka na ba? Naparaming luto ko eh. Nawala kasi sa isip ko na. Okay lang ako, ate. Ikaw, kumusta ka naman? Kumusta yung kaso ni Nico? Mix, wala pa rin eh. Mawawala na ako ng pag-asa. Alam mo, nag-search ako sa internet. Nakita ko may mga magulang doon, kinamatayan na nila yung mga kaso ng anak nila, kagaya ng kaso ni Nico. Iniisip ko kung paano kung ganun ang mangyari. Ate, huwag na kayong mag-alala ng ganyan. Balang araw, malulutas din yung kaso ni Nico. Lalo lang nila pinalakas sa loob ko. Ngayon alam ko na kung anong fraternity ang gumawa nito kay Nico. Sino, ate? Ang Delta Gamma. Nung maglibot ako sa school ni Nico, lahat ng mga fratmates, sila ang tinuturo sa akin. Sila daw ang nag-recruit kay Nico. Sigurado ka ba dyan sa iniisip mo, ate? Oo. Bakit? Ate, malakas ang kapit ang Delta Gamma. Marami silang alumni na sa kongreso. May mga tao sila sa gobyerno. Kaya labas na sila sa batas, ganun ba? Hindi ganun yun, Migs. Kapag napatunayan ko na ang Delta Gamma nga ang may kagagawa ng pagkamatay ng kapatid ko,
sisiguraduhin ko. Sa kulungan sila babagsak. Kahit ikamatay ko pa. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Di ba nangako ka sa akin? Tatantana mo na yung Eileen yan? Dad, kaibigan ko si Nico. Kailangan ako ng kapatid niya. Patayin na yung kaibigan mo. Kahit magpabalik-balik ka sa bahay ni Eileen, hindi mo na may babalik ang buhay niyan. Look, Mix, this is your last warning, ha? Tigilan mo na yan. At baka mapahama ka. Nakanti ko sila. Kaya nila ako tinatakot ngayon. Ang hindi nila alam, lalo lang nilang pinalalakas ang loob ko. Kinakausap ko na ang mga abogado ko. Alam na namin kung sino may kagagawa nito. May mga message po ba kayo sa mga taong sinasabi ninyo? Malapit na kayong mabulok sa bilangguan. Kawawa naman yung babaeng yan. Kawawa sayang talaga. Lang yung ganda niya. Dahil hanggang hinahala na lang siya. Hindi niya tayo kahit tibagin, di ba mga Brad? Pero hindi ka. Mga Brad, tayo pa iba tayo sa bahay niya para tumigil sa kahalala? Ha? Dains na. Baka mas lalong pumatak yan kapag tinakot pa natin ulit. Migs! Brad! Ayaw kang pansinin ha? Hindi, dito lilingon na yan. Brad! Di ganito matambay ah. Marami akong mga inaasikaso eh. Marami inaasikaso o ayaw mo na sa frat? Baka ma-expel ka niyan. Expel niyo ako, pare. Wala akong pakialam. Ano kami, tanga? Eh kung in-expel ka namin, di kumanta ka. Baka naman kaya hindi ka na tumatambay eh. Baka dahil namanyak mo yung ate ni Nico. Bakit? Sarap ba? Ate Eileen? Ate Eileen? Pwede ba kitang makausap? Meron ako kailangan sabihin sa'yo.
Ano to? Walang hiya ka? Hayop ka? Tinuring kita na parang kapatid ko. Pinagkatiwalaan kita. At ginawa mo, pinatay mo ang kapatid ko! Pinatay mo si Nico. Paano mo nagawa sa amin to, ha? Paano mo nagawa sa amin to? Hindi ko gusto yung nangyari ato. Hindi ko alam na mangyayari kay Nico yun. Patawarin mo. Hindi ako buhay kay Nico, ate. Paniwala kayo sa akin. Paniwala sa'yo, ha? Ngayon pa! Ngayon pa na wala na si Nico, ha? Pinatay mo si Nico. Pinatay mo ang kapatid ko naman. Lumahit ka! Lumahit ka! Now we actually have a case. Namumukhaan ko tong lalaking to. Miyembro siya ng Delta Gamma. Sino nagbigay sa inyo nito? Walang name, walang address. Hindi ko alam. Nevertheless, we are ready to start this case, okay, Eileen? Sabi mo sa akin, kilala mong lalaki yan, di ba? Brian ang pangalan niya. Hindi ko alam kung anong apelido. Oh!
Kamali ka na kinakalaban. Mamaya lang din makakalabas na ako kaya magtago-tago ka na. Kayong lahat, kayong dapat matakot. Dahil pinatay niyong kapatid ko, lahat kayong mabubulok sa bilangguan. Traitor ka, Migs! Kapatid mo ako! Migs, ano ba? Kapatid mo ako! Tara na! Hoy, Migs! Lakas na sila atan! Migs, traitor ka! Eileen, we should go inside. Attorney, pwede bang mauna ka na lang? Susunod na lang ako. Sige, sige. Okay, thank you. Migs, listen to me, son. It's not yet final. Pwede kong pang baguhin ang testimony mo. May pagkakataon ka pa para iligtas ang kapatid mo. For God's sake naman, Migs! Ano ka ba? Kapatid mo si Brian! Dad, kapatid ko rin si Nico. Hindi ba yan ang concept ng fraternity, yung brotherhood? Nung sumali si Nico sa frat, naging kapatid ko na rin siya. Pero dad, ano ginawa ko nung kinailangan niya ako, ha? Tinalikuran ko si Nico. Tinalikuran ko siya dahil utos ninyo. Tama lang yun! Kasi kami yung pamilya mo. Hindi yan si Nico. Hindi yung ate niya. Hindi, dad. Kayo, naging parte ako ng pamilya niyo. Dahil pinanganak ako sa inyo. Si Nico at si ate Amy. Dad, pamilya ko sila. Dahil pinili ko sila. I'm through with our family. Migs! Migs! Nico, bro! Nico, pasensya ka na kung ako yung naging masama sa buhay mo! Migs? Migs? Ano ba nangyayari sa'yo? Halika, pumasok ka dito sa loob. Halika, halika. Migs? Bakit may dala kang barel? Ate, namatay yun. Namatay yun si Nico. Dahil sa akin. Ate, yung kapatid ko nakukulong. Nakukulong siya dahil sa kagagawan ko. Ate, tinakwila ako ng pamilya ko. Lahat sila traitor ang tingin sa akin dahil sa nangyari. Kasalanan ko lahat. Atay, kung ayaw mong saktan ko sa sarili ko, ngayon, buti pa ate, ikaw na lang ang gumawa. Naalala kong galit ka sa akin. Galit ka sa akin dahil sa nangyari kay Nico. Oo. Galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo dahil tuwing nakikita kita. Naaalala ko si Nico! Pero Migs, hindi sarado ang puso ko para magpatawad. Dahil alam ko, gusto mo lang gawin at itama lahat ng pagkakamali mo. Pero itong ginagawa mo, hindi tama.
Hindi tama. Para mo rin lang binaliwala ang pagkapatay ni Nico pag ginawa mo yan. Palang paro, malalaman mo rin na tama yung ginawa mo. Na tumistigo ka laban sa kapatid mo. Dahil namatay ang kapatid ko. At palang araw, natatawarin ka ng mga tao na malalapit sa'yo at nagmamahal sa'yo. At alam ko, palang araw, mapapatawad rin kita. Buti naman. Graduating na. Sige. Maiwan na kita. Migs? Alam mo bang masaya ako para sa'yo? Anytime na kailangan mo. Anytime may kailangan ka, tawagan mo lang ang Ate Eileen mo, ha? Ng isang kapatid ay hindi nagtatapos sa relasyon sa dugo. Minsan, may mga taong dumarating sa buhay natin na kasama nating dadaan sa mga pagsubok at sa huli ay matatanggap nating kabahagi ng ating pamilya.